Good day mga kapatid, ako po si Richard, ang inyo pong The Christian Rider. At ngayong araw mga kapatid ay meron na naman tayong makabuluhang pag-uusapan mga kapatid sa atin pong mga fellow riders, sa mga motovloggers. So ito po yung mga nangyari sa riders community mga kapatid sa loob ng 2021. So isang magandang bagay din na pag-usapan natin kung ano yung mga nangyari sa riders community at ano yung mga lesson na nakuha natin mga kapatid. Today, pag-uusapan natin mga kapatid. Pag-uusapan natin mga kapatid ang first is the warning, second is the real thing, and third is the lesson. But before that mga kapatid, ipasok muna natin ang ating intro. Hello! And we're back! Hello sa inyong lahat mga kapatid, kamusta po kayo? So ngayong araw ay pupunta po ako sa city, sa Sipalay mga kapatid, dahil pupuntahan ko po yung JNT. Bagamat meron po akong in-order na gulong, at yung JNT mga kapatid yung magde-deliver. And then nag-notify na kagabi sa akin na i-deliver na daw ngayon yung atin pong gulong. But unfortunately, mga kapatid, nung chinek ko kanina, failed to deliver daw. Mga 2 weeks nang hindi dumating, mga kapatid. Medyo matagal-tagal na rin. And I really, really need to change my tires, mga kapatid, kasi manipis na talaga siya. At yun nga, mga kapatid, ito po yung pag-uusapan natin ngayon sa ating vlog. First is the warning, second is the real thing, third is the lesson, mga kapatid. So first, sa riding community, we have received a warning from Makinamoto, which is siya po si Sir Zack ng Makina, and then he gave us the warning about having a wrong content or what we called poop content mga kapatid. At there's a possibility daw, sabi niya, sa kanyang content na ma-revoke or marivukan ng lisensya yung mga tao na gumagawa ng hindi magandang content or na tinatawag na masasama o illegal na mga content mga kapatid. That is the warning. At sa warning na yan, maraming mga tao ang hindi naniwala, maraming mga tao ang nang-bash, maraming mga tao ang iniisip na gawa-gawa lang yan, hindi totoo yan. But second is the real thing, nangyari na nga sa Zamboanga mga kapatid kung saan nagkaroon sila ng ganyang content at pangit mga kapatid yung content nila. And then it results to an accident and merong hidden video na meron pa silang nabangga na dalawang motorsiklo na nanahimik lang na nagdadrive sa gilid ng kalsada at binanggaan nila mga kapatid. Okay? May leak video yun eh. Hindi ko lang alam kung saan makikita, pero napanood ko yun mga kapatid. Leak video. That is the real thing. So, balikan ko na lang kayo kasi may pupuntahan pa ako dito eh. Ito na, nakuha na natin ang ating pakay. Pagpapatuloy ko yung sinabi ko kanina mga kapatid. Yung second is the real thing. Yun nga, yung warning mga kapatid ay nangyari na. So, hindi nagkamali si Sir Zack. Dahil sa pagiging reckless driver natin, magre-result ng masasaktan tayo, makakasakit tayo ng iba. And then, yung revoking of license mga kapatid. And the third is the lesson. Diba nga, yun nga po mga kapatid, nangyari na, na-revoke na yung kanilang lisensya, that is the real thing. So ngayon, don't focus on that mistake, but instead, let us learn from others' mistake. Yung kasalanan ng iba, tayo namang hindi pa nakagawa ng ganun, let's learn. 100 lang, sir. At yun na nga mga kapatid, after the real thing, may na-aksidente, naka-aksidente, at tinanggalan ng lisensya, ng driver's license. So, tayong mga hindi pa nakagawa ng kasalanan na yon, or nakagawa pero hindi nahuli.
let's learn from others' mistakes. Kung ano yung nagawa nilang mistake, let's learn from it. So, here goes our third thing. Lesson. Okay? Number 3 is lesson. So, ano yung lesson na nakuha natin doon? Na hindi pala maganda na abusuhin ang pribilehiyo na binigay sa atin ng gobyerno. Ano yung pribilehiyo na yon? Having a license, mga kapatid, is a privilege. It's not a right to have a license. Dahil hindi lahat ng tao mabibigyan ito. Yung mabibigyan lang is yung qualified. So, paano ngayon malalaman na qualified ang isang tao na mabigyan ng lisensya? Kaya nga merong test, mga kapatid, di ba? Nung kumuha tayo ng lisensya, puro lang tayo, yes. Are you willing to obey all traffic rules? Yes. Kaya nga binigyan tayo ng lisensya kasi nagtiwala sa atin yung gobyerno. Nagtiwala sa atin yung LTO na susunod tayo sa lahat ng batas na kanilang pong ipapatutupad. So that's the lesson, mga kapatid, na in every mistakes, may karampatan parusa, mga kapatid. At mayroon talagang mga consequences. So let us not do it, mga kapatid. That's the lesson. So first is the warning. May warning na, hindi pa rin nakinig. Then they've done the real thing. Meron pang sa vlog na yon. Sabi niya, sino yung nasasabi ganito, ganito? Eh, ganito, ganito din siya. Di ba sabi niya? And then nangyari. So, ano nangyari ngayon? Puro nangyari ah. Ano na nangyari ngayon? Hinaharap na ngayon yung consequence. Bakit? Hindi nakinig sa warning. Basta't may warning na, pakinggan, mga kapatid. Yun lang yun sa akin. Ako po si Richard, ang Yunda Christian Rider. Maraming salamat po sa panonood ng ating vlog. God bless you. Peace out.